Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito. At ang ebanghelyo natin ngayon ay John 16:16-20. Ako po si Father Luciano Feloni mula sa Diocesis ng Novaliches. Sabi ni Jesus sa ebanghelyo, "Truly I say to you will weep and mourn while the world rejoices. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy." Your sorrow will turn into joy. Isang malaking pangako ng Panginoon na ang kalungkutan ay never permanent, ang kaligayahan ay permanent. Ang kalungkutan ay sandali lang at somehow kaya ng Diyos baguhin yan, turn around. Gawin niya mula sa kapighatian at kalungkutan matinding kaligayahan. Ang kaligayahan na galing ng Diyos, hindi naman kayang sirain ni inuman. So minsan ang ating kalungkutan at ang ating kapighatian, it feels na talagang forever, it feels na hindi mawawala, it feels na hindi magwawakas. At ang pinapahiwating ng Ebanghelyo ngayon ay na hindi iyon totoo. Na anumang kapighatian at kalungkutan ay hindi magpakailanman. Na is a little while at makikita mo na babaguhin ng Diyos into joy. Suffering into joy. Kapighatian, kalungkutan, loneliness, and into joy. Yan ang pangako ng Panginoon na kapag pinayagan siya ay umobra sa buhay natin, He will turn all suffering into joy. At hindi itong madaling sabihin sa Panginoon, ha? Sinasabi niya bago pumunta sa krus ng kanyang kamatayan. So, He knows what He's talking about. Kapag sinasabi ng suffering, alam ng Panginoon ang ibig sabihin. Kapag pinag-uusapan kapighatian at kalungkutan, alam ng Panginoon ang depth ng ibig sabihin nito. Ngunit ganun pa man, alam niya na hindi magtatagal yun eh. Sandali lang yan at somehow is turn around at become bukal ng kaligayahan. Kaya kung nakataon na ngayong sa oras na ito ng buhay mo, ikaw o isang tao na mahal mo ay sa gitna ng kalungkutan ng kapighatian, remind them na hindi magpakailanman ito, na hindi forever ito, na may hangganan at may pangako ang Diyos na it will turn around into great joy anumang kapighatian at kalungkutan. Kung nagustuhan mo ang video ito, share with others. Someone might be waiting for that. Ikalat natin ang good news. Let's make the word of God viral. God bless.